Magandang araw, Sir Mark, at sa lahat ng nakikinig sa inyong channel. Ako nga po pala si Joy, tubong Negros at kasalukuyang naninirahan dito sa Nubaliches, Quezon City. May nais lamang akong ibahaging kwento sa inyong channel at hango ito sa tunay kong karanasan na magpasa hanggang ngayon ay hinding-hindi ko makakalimutan. Nangyari ang kababalagang ito, Sir Mark, sa dating apartment na nirerentahan ko dito lamang sa Caloocan. Taong 2012 nang maranasan ko ito, at nang mga panahong yon ay bagong lipat lamang kami ng aking asawa sa apartment na yon. Bale, nasa 14 na unit kami ng aking asawa ng upahan at nasa 3 palapag. Yun na lang kasi ang available na unit sa apartment na yon. Buntis ako ng 6 dito, kaya naman ang asawa ko na lamang ang nagpatuloy sa pagtatrabaho. Noong unang mga linggo ay maayos naman kaming naninirahan sa unit na yon, Sir Mark. Subalit habang dumadaan ang araw ay parang may napapansin akong kakaiba sa unit na tinitirahan namin. Minsan kasi ay bigla na lamang akong may nasisipat sa gilid ng mga mata ko na isang babaeng nakaputing bistida. Mahaba ang buhok na mabilisang dumaan sa pasilyo. Makikita kasi sa salaming bintana namin kung may dadaang tao sa pasilyo. Pero kapag tinignan ko naman ang pasilyo para tignan kung sino ang babaeng naglalakad, ay wala naman akong nakikitang may naglalakad. Napakatahimik rin ng pasilyo. Dahil sa ang alam ko ay lahat ng mga nagrerenta doon ay may mga kanya-kanyang trabaho. Kapag wala namang mga trabaho ay nasa loob lang ng apartment. Medyo mahigpit kasi ang may-ari dahil sa ayaw na ayaw nitong may mag-iingay at ayaw rin nitong may mga kabataang naglalaro o padaan-daan sa pasilyo dahil nakakaistorbo daw sa mga katabing unit. Dahil ang ibang mga naninirahan doon ay nagtatrabaho ng panggabi at sa umaga ay tulog ang mga yon. Kaya't hanggat maaari ay panatilihing tahimik lamang ang buong paligid. At isa nga yun sa mga nagugustuhan ko, Sir Mark. Dahil ako yung tipong ayaw na ayaw sa maiingay na kapaligiran. Kaya nang malaman kong ganoon ang patakaran ng apartment na yon, ay hindi na ako nagdalawang isip pa. Isang beses, kasalukuyang nagpupunas ako ng lamesa ng araw na yon, nang bigla akong nakarinig ng boses sa may balkonahe ng isang batang sa tingin ko ay mga nasa edad 3 o 4 na taong gulang na. Sandali kong itinigil ang pagpupunas at nagmamadali akong naglakad papalapit sa balkonahe. Naisip ko kasing baka may batang nakapasok sa loob ng unit namin at tumakbo ito papunta sa balkonahe at naglalaro. Baka mamaya ay umakyat sa bakal na nakaharang tapos ay malaglag. Mayari pa ako sa magulang ng bata. May kataasan kasi ang balkonahe namin dahil nasa 3 kami. Ano ba naman yan? Bakit ba kasi hindi ko napansing may bata na palang nakapasok dito? Sambit ko pa sa sarili at nagmamadali ng maglakad. Habang naglalakad nga ako, ay rinig na rinig ko pang humahagik-gik ng tawa ang paslit at para bang may kalaro ito. Kaya naman ay mas binilisan ko pa ang paglalakad. Pero Sir Mark, noong naroroon na ako sa balkonahe, ay ganoon na lamang ang kilabot na nararamdaman ko. Dahil sa parang may kung anong napakalamig na hangin ang mabilis na sumalubong sa akin. Medyo napayakap pa ako sa sarili. At noong medyo nakabawi na, ay hinawi ko ang kurtinang nakatabing sa pintuan. Pagkahawi ko ng kurtina ay wala naman akong nakitang bata. Kaya labis-labis ang pagtataka ko, Sir Mark. Dahil kanina lang ay may narinig talaga akong batang babaeng tumatawa. Pero bakit noong tignan ko na sa balkonahe ay wala akong nakitang bata? Sa isiping yun, Sir Mark, ay hindi ko talaga maiwasang manindig ang mga balahibo sa buong katawan. Sumilip pa ako sa ilalim ng upuan dahil nagbabaka sakaling naroroon ang bata.
pero wala akong batang nakita. Kaya naman dali-dali na akong pumasok sa loob at isinara na lamang ng maigi ang pintuan papunta sa balkonahe. Lumipas ang maghapong yon, hindi maalis-alis sa aking isipan ang tungkol sa batang babaeng naririnig ko kanina. Noong sumapit na ang hapon ay dumating na ang asawa ko. Kaya napanatag na ako at ikinuwento sa asawa ko ang tungkol sa naranasan ko. Pinagtawanan niya naman ako at sinabihang, "Baka naman guni-guni mo lang ang naririnig mo. Minsan kasi ay lumabas-labas ka rin ng unit at makipagkwentuhan sa iba. Para naman hindi ka maburyo." Inirapan ko naman siya at sinabihang totoo nga ang lahat ng mga sinasabi ko. Bakit ba ayaw niyang maniwala? "Eh kasi naman mahal, kung totoo ngang narinig mong may batang babae, eh bakit wala kang nakita sa balkonahe?" Saad pa ng asawa ko. Hindi na lamang ako umimik pa at sa halip ay nagluto na lamang ako ng pagkain para sa hapunan. Habang nagluluto ako ay naririnig kong may lumalagaslas na tubig sa banyo. Hinayaan ko na lamang yon sa pag-aakalang nasa banyo ang asawa ko. Kaya lang, maya-maya pa ay naririnig kong parang may umiiyak na babae sa loob ng banyo. Habang patuloy pa ring lumalagaslas ang tubig. Sandali akong tumigil sa ginagawa ko at pinakinggang maigi ang naririnig kong iyak. Nang sa walang ano-ano'y, bigla na lamang yung humagulgol ng iyak na parabang naghihinagpis. Muli na namang nagtayuan ang mga balahibo ko sa batok dahil sa kakaibang nararamdaman. Sa bawat paghikbi ng babae ay grabe ang kilabot na nararamdaman ko. Bahagya pa akong napaigtad nang may biglang tumapik sa balikat ko at nagtanong kung ano ang ginagawa ko. Bakit natahimik umano ako at parang may pinapakinggan? Noong lingunin ko para alamin kung sino ang tumapik, ay nakita kong ang asawa ko yung nagtatakang nakatingin sa akin. "Anong ginagawa mo, mahal? At putlang-putla ka dyan?" Tanong ng asawa ko. Sinabi ko naman sa kanyang may naririnig akong babaeng umiiyak sa loob ng banyo. "Babae? Sinong babae ang sinasabi mo?" Wika pa niya at kaagad na naglakad papalapit sa pintuan ng banyo. At bago ko pa siya napigilan ay agaran niya na yung binuksan. "Oh, nasaan ang sinasabi mong babae? Wala naman ah." Saad pa niya. Bagamat nangangatog ang mga tuhod ko, ay dahan-dahan akong naglakad papalapit sa banyo. At noong silipin ko na nga ang loob, ay ganoon na lamang ang panlalamig ng buong katawan ko sa kadahilan ng walang babaeng umiiyak sa loob ng banyo at nakapatay rin ang gripo. May bakas ng tubig sa sahig ay wala akong nakita. Kaya naman labis-labis na ang takot na nararamdaman ko. "Nako naman mahal, baka na-stress ka lang dito sa bahay. Siguro mas magandang mamasyal ka muna kina nanay sa Bulacan para naman hindi kung ano-ano ang naririnig mo." Wika pa ng asawa ko. "Halika na, tulungan na lang kitang magluto para makapagpahinga ka. Sabi ko naman kasi sa iyong huwag kang magpapagod masyado dito sa bahay." Dagdag pa niyang wika sa akin. Kahit na takot ng mga sandaling yun, ay mas pinili ko na lamang ang tumahimik at pinakalma ang sarili. Inabutan ako ng isang basong tubig ng asawa kong si Rodel, kaya mabilis ko na yung tinanggap at tinungga. "Mahal, ayos ka lang ba talaga? Kung gusto mo, ako na ang magluluto dito. Magpahinga ka na muna sa silid. Tawagin na lang kita kapag nakapagluto na ako." Saad pa niya. Napatango na lamang ako at dahan-dahan na ngang naglakad papunta sa kwarto namin. Makaraan nga ang ilang sandali, habang nagpapahinga ako, ay hindi talaga mawala-wala sa isip ko ang tungkol sa batang babaeng nasa balkonahe
at ang babaeng umiiyak sa banyo. Pinipilit kong makatulog pero habang tumatagal akong nakapikit ay mas lalo lamang akong natatakot. Ang ginawa ko ay bumangon na lamang ako at lumabas muna ng unit. Sakto namang pagkababa ko ng apartment ay nakita ko si Aling Lucy. Siya yung matandang babaeng matagal nang nangungupahan sa unang unit ng apartment. Nakangiti siyang binati ako at tinanong kung saan pupunta. Sinabi ko naman sa kanyang nagpapahangin lang. Medyo naiinitan kasi ako sa loob ng unit namin. Nako Ining, huwag kang masyadong maglalabas ng bahay ha. Lalo na kapag magtatakip silim na. Alam mo naman na kahit nandito tayo sa Maynila eh, delikado pa rin. At marami pa rin mga kababalaghang hindi natin maipaliwanag. Kaya mag-iingat ka palagi. Buntis ka pa naman. Wika sa akin ng matanda. Napatingin naman ako sa matanda dahil sa parabang may ibig ipahiwatig ang mga sinasabi niya. Lalo na nung mapatingin siya sa unit na nirerentahan ko. Aling Lucy, may itatanong lang po sana ako. Habol kong sabi sa kanya. Ano yun iha? O sige magtanong ka lang. Wika niya at nakatingin na sa akin. Hindi ho ba't matagal na kayong naninirahan dito? Simula po nang manirahan kayo dito, pang-ilan na po kaming mag-asawa sa mga nagrenta sa unit namin? Tanong ko sa kanya. Napansin kong sandaling tumigil sa Aling Lucy at tumingin muli sa unit namin. Mula kasi sa kinatatayuan namin ay natatanaw namin ang mga unit na nasa taas. Alam mo iha, sa pagkakaalam ko ay marami-rami na rin at hindi ko na mabilang ang mga nagrerenta sa unit na inuukupahan ninyong mag-asawa ngayon. Bago kayo dumating, sa lahat ng unit dito ay ang unit lang ninyo ang walang nagtatagal na nagrerenta. Seryosong wika ng matanda. Talaga ho? Pero bakit naman po kaya walang nagtatagal sa unit namin? Nagtataka kong tanong sa kanya. Sasagot na sana ang matanda. Pero bigla na siyang tinawag ng asawa at pinapauwi na. Dahil hindi pa pala siya nakakapagluto ng hapunan nila. Natawa na lamang ako nang marinig kong nagreklamo si Aling Lucy. Dahil panira raw palagi ang asawa niya kapag may kausap siyang ibang tao. Sige na ho Aling Lucy, tinatawag na po kayo ng asawa ninyo. Wika ko sa kanya. Napagpasyahan kong bumalik na rin sa unit at sakto namang nakaluto na ang asawa ko. Kaya't noong mag-aalas 7 na ng gabi ay kumain na kami. Sa paglipas ng mga araw Sir Mark ay wala naman nang nagpaparamdam. Kaya napanatag na ako sa bahay na yon. Isang araw, dumalaw ang pinsan kong si Ariana sa bahay. Nag-away kasi sila ng asawa niya. Kaya sa bahay na muna raw siya magpapahupa ng galit. Kinabukasan na lang raw siya uuwi sa kanila para kausapin ang asawa niya. Noong sumapit na ang gabi, habang kumakain kami sa pagkainan, ay bigla na lamang kaming nakarinig ng rumaragas ang tubig na parabang may nagbukas ng gripo sa loob ng banyo. Mahal, sira na yata ang gripo natin sa banyo. Bigla na lang kasing nagbubukas. Wika pa ng asawa ko at kaagad nang tumayo para puntahan ang banyo. Makalipas ang ilang minuto ay nakita ko nang naglakad pabalik ang asawa ko. Tinanong ko pa siya kung bakit natagalan siya. Eh magpapatay lang naman siya ng gripo sa banyo. Hindi naman na siya sumagot sa tanong ko. Sa halip ay dire-diretso lamang siyang naglakad papalapit. Kaya labis na ang ipinagtataka ko. Nang makalapit na siya ay nakita kong pinagpapawisan siya at namumutla ang mga labi. O mahal, bakit ka namumutla? Tanong ko sa kanya at maging ang pinsan ko ay napatingin na rin sa kanya
Umupo muna siya at kinuha ang pitsel na may lamang tubig. Tapos ay sinalina ng baso at dire-diretsong nilagok ang tubig. Matapos niyang uminom ay huminga muna siya ng malalim. Pagkatapos ay nagsalita na siya. Ayon nga sa kanya, noong buksan niya na ang pintuan ng banyo para sana patayin ang tubig, nakita niyang nakapatay naman ang gripo. Tapos ay may nakita siyang babaeng nakaitim na nakatalikod. Tatanungin niya na sana yon, nang sa walang ano-ano'y bigla na lamang humarap yun sa kanya at nakita niyang basag-basag ang mukha at nakakapangilabot tignan. Nanlilisik ang mga matang nakatitig yun sa kanya at parabang dahan-dahan nitong iniaabot ang kamay na duguan. Ilang sandali pa ay may paslit na biglang dumaan sa harapan niya. Kaya't nabaling ang tingin niya sa batang tumatakbo papunta sa sala. At noong ibalik niya ang tingin sa babae, ay bigla na lamang yung nawala na parang bula. Sandali niya pang hinagilap ang babae kung nasaan, pero wala na talaga siyang makita. Kaagad niya namang pinuntahan sa sala namin ang batang nakita niya, pero ni bakas ng mga paa ng paslit ay hindi niya nakita. Doon na siya na alarma at nagpa siyang bumalik na sa kusina. Baka naman namamalikmata ka lang, Kuya Rodel. Pagod ka lang siguro. Kain na po tayo. Nakangiting wika ng pinsan ko. Tumango naman ang asawa ko, pero napansin kong hindi niya ginagalaw ang pagkain. Matapos kong kumain ay nagpresenta na ang pinsan kong siya na lang raw ang magliligpit ng pinagkainan. Dalhin ko na lang raw sa balkonahe ang asawa ko para makalanghap ng sariwang hangin. Inaya ko nga ang asawa kong pumunta na muna kami sa balkonahe para magpahangin. Pero Sir Mark, noong akmang bubuksan ko na ang pintuan, ay nakalanghap ako ng amoy kandila. Yun bang kapapatay pa lang ng kandila? Ganoon po ang nalalanghap ko. Kaagad akong napatingin sa asawa ko at magtatanong pa sana, nang sa walang sabi-sabi ay bigla na lamang kaming nakarinig ng malakas na sigawan at parabang mag-asawang nagbabangayan mula sa balkonahe ng bahay namin. Tapos ay may bata kaming naririnig na umiiyak at nakakapangilabot pakinggan ng hikbi ng bata. Dahil sa para itong nagmamakaawa. Sandali kaming naistatwang mag-asawa at sabay na napatingin sa pintuang salamin. Sakto namang humahangin na ng mga oras na yon, kung kaya't panakanakang nahahawi ang kurtinang nakatabing sa pintuan. Sa tuwing nahahawi ng hangin ang kurtinang nakatabing sa salaming pintuan, ay nakita naming may mag-asawang nag-aaway. Kitang-kita ko na walang tangingiming binubugbog ng lalaki ang asawa nitong babae at kung minsan ay sinasakal pa niya. Samantalang ang babae naman ay pilit na lumalaban at nagsisisigaw na humihingi ng tulong. Nakita kong duguan at puro pasana ang mukha ng babae at ito ay lupaypay na. Kaya naman ang sumunod na binalingan ng lalaking animoy isang demonyo ay ang paslit na nakayakap sa ina nitong nagmamakaawang umiiyak. Walang kahirap-hirap na binuhat ng lalaki ang paslit at pinagsasapak. Nagpupumiglas naman ang bata at pilit na nagmamakaawa. Doon nga ay napasigaw na ako at sa tingin ko ay parang naalimpungatan mula sa malalim na pagtulog ang asawa ko. Umiiyak na akong sumigaw sa asawa kong buksan ang pintuan para matulungan namin ang mag-inang kasalukuyang binubugbog ng walang hiyang lalaki. Nagmamadali namang binuksan ng asawa ko ang pintuan, pero bago pa man nabuksan ng pintuan ay nakita kong malalaglag na ang kaawa-awang paslit sa balkonahe. Sa isang kurap lang ng mga mata ko ay nakarinig na lamang ako ng malakas na lumagapak sa lupa
at saktong-saktong pagbukas ng asawa ko. Pagkabukas ng pintuan ay hindi ko na nakita ang mag-asawa at ang paslit. Noong sinilip ko nga ang pwesto ng pinagkapitan ng bata bago yun nalaglag, ay wala akong bakas na nakikita. Napaiyak na lamang ako dahil sa kilabot at nasasaksihan ko. Kaya nang gabing yun ay pinilit naming magkwento ang caretaker ng apartment na yon kung may nangyari ba talagang kababalaghan sa unit na nirerentahan namin. Sa mahinahong boses ay nagkwento ang caretaker, at ayon dito, matagal na panahon na rin ang nakalipas ay may mag-asawang nangupahan sa unit kung saan kami nakapwesto. May anak silang nag-iisang babae. Noong una ay ang buong akala nila ay mabait ang asawa ng babae, base na rin sa kinikwento nito. Pero ang ipinagtataka nila, sa tuwing lumalabas ng unit ang babae ay nakatalukbong ito at tagong-tago ang mukha. Isang beses raw ay may nakakita sa babaeng maraming pasa sa mukha, at ang anak nitong babae ay ganoon din. Kaya naman nagtanong na ang isa sa mga kapitbahay kung bakit may pasa sila. Noong una ay ayaw pang umamin ng babae. Pero katagalan ay sinabi na nitong palagi siyang sinasaktan ng asawa niya at pati ang kanilang anak. Palaging sinasabi ng asawa nitong lalaking hindi raw anak nito ang bata. Nagalit naman ang kapitbahay na nakausap ng babae at nagtanong kung may bisyo ba raw ang asawa niya. Tumango naman ang babae at hindi na nga napigilang maiyak. Yun ang huling araw na nakausap nila ang babae. Dahil kinagabihan ay nangyari na nga ang insidente. Nabulabog na lamang umano sila na may nalaglag na bata mula sa balkonahe sa 14th na unit. Tapos ay noong puntahan ng caretaker ang unit, ay nakatiwangwang na ang pintuan at nadatnan niyang nakahandusay na sa loob ng banyo ang babae. Basag ang mukha na parabang pinukpok ng matigas na bagay habang rumaragasa ang tubig. Nakita niya naman ang lalaking naglalaslas ng liig, kaya't mabilis niya yung sinapak, at nang humandusay na yon, kaagad niya nang nireport sa pulisya at isinugod nga ang tatlo sa ospital. Pero sa kasawi ang palad, hindi pa man nakakarating sa ospital ay nalagutan na ng hininga ang mag-ina. Iba talaga ang nagagawa ng pagiging adik, dahil kayang sirain nito ang binubuo mong pamilya. Iiling-iling pang wika ng caretaker. Sa pagkakaalam ko kasi ay mabait ang lalaking yun. Simula lang nang malulong sa bisyo dahil sa katrabahong adik din. Doon na nag-umpisang palaging sinasaktan ng asawa at anak niya. Ilang beses na rin naming sinabihan ng babaeng iwanan na niya, pero wala eh. Masyadong martirang babaeng yun. Dagdag pang wika ng caretaker na may lungkot sa boses. Sinabi pa niyang marahil ay pinakita sa amin ng babae kung ano talaga ang nangyari sa kanila ng kanyang anak. Dahil halos lahat ng nangungupahan sa unit na yon ay puro paramdam lang ang ginagawa ng mag-ina. Kahit na pinapabasbasan na nila sa pare ang unit ay wala pa ring nangyayari. Matapos nga naming marinig ang sinabi ng caretaker, ay nangilabot talaga ako, at pakiramdam ko ay sumasakit ang tiyan ko. Nang gabing yun nga ay napagpasyahan naming mag-asawang lumipat sa ibang paupahan. Simula nga nang lumipat kami ay hindi na ako nakaramdam ng anumang kababalaghan pa. Dito ko na po tatapusin ang aking kwento, Sir Mark. Maraming salamat po sa inyo.